Sumapin po ang biyaya, awa, habag, pagkupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayhawa. Uli, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inaabot na munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Uli naman po tayo magpasalamat kay Abayhawa sa isang araw na ipinagkaloob niya sa atin. At muli po tayong nagkasama sa araw na ito. Sa ating mga kapatiran, sa iba't ibang panig ng buong mundo at maging dito sa atin, sa Pilipinas. At sa mga anon viewers na sa atin po ay nanonood, nakikinig, nagpa-participate, tayo po ay magpasalamat kay Abayhawa. Sapagkat kung wala po siya, ay wala po tayong buhay. Ano po? Ngayon po ay May 6, 2021. Ganap na nga 5:29 ng hapon dito sa Pilipinas. At ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa Jude 1:4. Ano? Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan ng katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Yawashay, ang ating kaisa-isang tinuno at Panginoon. Noon pamang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Yan po ang ating paksa. At kasama na rin po natin sa ating YouTube live monitor si Brad Christopher Perez. Trihats. Brad Alberto Palado, purihin, pasalamatan at mahalin po natin na nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihan, ilhin na walang iba kundi si Abayhawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abayhawa. Rodel Nava, magandang hapon po Bro Eman at sa aking mga kapatid sa kapulungan. Walang hanggang pasasalamat, walang hanggang papuri, pagdakila, pagluwalhati sa nag-iisang banal at buhay na walang kapantay. Walang papantay na si Abayhawa. Ricardo Quaresma, pagpupuri, pagdakila, pagpapala at pasasalamat sa nag-iisang Elohim na banal, buhay at makapangyarihan sa lahat na si Abayhawa. Magandang hapon po Bro Eman at sa mga kapatid sa kapulungan. Si Sir Lorin Paulan, magandang hapon Bro Eman at sa lahat ng mga kapatid sa assembly, purihin at pasalamatan ang nag-iisang Elohim na makapangyarihan sa lahat na si Abayhawa. Sa Lolita Corsiga, lalatiin, parangalan at dakilaan po natin ang ating pinakamamahal na si Abayhawa, ang hiwaga, kamangha-mangha, banal buhay at nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Magandang hapon po, Bro Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga kapatid, mahal na kapatid sa kapulungan, maging sa mga viewers, magandang hapon po sa inyo lahat. Pagpaparangal, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat dapat lamang ibalik sa kataas-taasang pinakamakapangyarihan sa lahat ang kaisa-isang Elohim na si Abayhawa, mapagpala at mabiyayang aral sa lahat. Wilfred Bedes, purihin at pasalamatan ang haring walang hanggan, walang kamatayan, nag-iisang makapangyarihan banal ang ating mahal na Abayhawa. Magandang hapon po, Bro Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Brad Samuel Rotoni, magandang hapon, Bro. Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan, paburi, pasalamat, ailaan, lamang sa isang makapangyarihan sa lahat na si Abayhawa. Si Kelo Mali, magandang hapon po sa mga kapatiran kay Abayhawa. Riberisa Shirley, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abayhawa. Purihin at pasalamatan si Abayhawa ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Meron po tayong talata niyan, yung 35:11 ng Genesis. Oh, siya yung makapangyarihan sa lahat. Ano? Although marami ho tayong mga talata, baka lamang mo i-save niyo yung makapangyarihan sa lahat. And then, sa GC ay naroon na po. Sister Maria Victoria, good PM po. Sa lahat muling salamat, Abayhawa, at sa iyo, Brother Emmanuel, at sa lahat ng mga kapatid. Si Sister Joel D., Wilfred Bedes, Lolita Carsiga, Sister Lori Calderon, maraming salamat po, Abayhawa, sa hapon ito at magandang hapon, mga kapatid sa Assembly of Yahawa.
Brad Ricardo Quaresma, Brad San Rotoni, Loren Paulan, Ricardo Quaresma, Melchor Pasis, Emil Lumali, Rodelio Nava, Brad Sebastian Juarez, nasiglawan natin doon si Brad Nel Umali. Sister Vivian din, no, medyo maaganda pa. No? So, yan po yung ating mga kapatiran sa ating GC. Meron na po tayong siyam na anong viewers at saka po labindalwa na thumbs up. Ayan. Bakit dito sa aking monitor ay dadalwala? Rosli Bandoo, shalom mga kapatid. Purihin siya Bayawa. Pasalamatan siya sa kabutihan niya. Shalom din sa iyo, Brad. Ganon din sa mga anon viewers. Love you all. Sister Vivian Mana, may init na hapon po sa ating lahat. Mga ka-assembly kaya Bayawa. Shalom, shalom din sa ating mga anon viewers. Ayan. So, 13, 14. So, marami yung nakapanood ng ating naging paksa kahapon. Ano? At itong paksa ho natin na ito, baka ho sabihin ng iba, para yata ang coincidence. O ano ba, pinagtiyak ba? Kasi alam niyo ba ho yung talata ng Jude 1.4 at saka yung Ephesians 1.4? Kasi doon sa Efeso 1.4, iyong mga banal pinili bago likain ang sanlibutan. Ano? Ito naman sa Jude 1.4 ay meron mga tao na nakalaan na rin ano para sa kanila. Ibig sabihin, merong itinalaga para sa buhay na walang hanggan, meron ding itinalaga para doon sa kamatayan, ano, o eternal death. Nung mapansin ko ito, parehong ano eh, parehong 1-4, at pamaya ako babasahin natin. Nung sumagi sa isip ko, ano, parehas eh. Parehong 1-4. Doon sa Efeso, yung mga pinili, bago likain. And then ito naman sa Jude 1.4, meron mga tao na ayaw talagang kumilala kay Abayahawa. Kaya ang ginawa nila, binabaloktot nila yung aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ha? Para bigyan katuwiran yung kanilang kahalayan. Ha? Cristina Juarez, magandang hapon po, Bro Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan ni Abayawa. Salamat. Yun yung nakasingit sa ating kahapon, nakabasa siya ng sibuyas. Pero inahanap niya yung pangalan ni Abayawa. Kaya nga nawika ko nga kahapon, kung ikaw ay nasa laman, hindi mo talaga makikita yan. At hindi ipinahintulot ni Abayawa na makita mo. Kasi yung pangalan yan ay ayon sa espiritu eh. Hindi yan ayon sa laman. Kasi yung pangalan na ayon sa laman, kaya katulad ng Jesus, ng Jehovah or ng Allah, or Buddha, ayon sa laman yan, or Muhammad, o ayon sa laman yan. Pero yung pangalan ni Abayahawa, ayon sa espiritu yan. So, kaya nga ho yung iba na tataka na saan daw kinuha natin yung pangalan na yan? Ano?
tayo lang ba ho ang gumagamit niyan? Eh, yung nung una, yung mga patriarka, ginagamit nila niyan. Si Abraham, si Jacob, si Isaac. O, yung 12 tribes. O, eh, ginagamit nila ho yan eh. Alam nila yung pangalan. Di ba? Sa Lolita Corsica, kaya nga po bro, nabasa ko na po yan dati. Miss nila po, Skim. Hello po sa lahat. Hello po, Kuya Emmanuel. Maganda nga po. Papuri po at walang hanggang pasalamat po, Abay Hawa. Nakita niya yung letra ng sibuyas. Eh, sa kasulatan, meron pa nga dyang melon, pipino, bawang. Pero hindi nakita yung pangalan na Bayawa. Ano? Hindi lang nakikita. Bakit ba pinagkait sa kanila? Ang siguro ang isang tamang sagot po dyan, yung Jude 1 po. Alam niyo, ang talagang ano yan ay Judas talaga. Eh alam, para magkaroon ng distinction, ginawa yung Jude. Brother Pedebes, napakaganda na naman ng ating paksa, kuri ng ating mahal na Abay Hawa. Christina Juarez, Trihas. So talagang may mga tao na ho na talagang itinalaga na para mapahamak. Kung may mga pinili, ay meron din talagang itinalaga para mapahamak. Marahil, sabi nga natin, doon sa ating ginagawang pag-aaral, araw-araw, nadadagdagan yung ating pinag-aaralan. Habang araw-araw tayo nag-aaral, lumalalim ng lumalalim. Ano? Christine Joy Cariaga, magandang hapon bro. Joy Mike po, Orihin, si Abay Hawa, na ating Panginoon, talagang isang salot. Ang mga bulang aral katulad sa darating na Sunday na Mother's Day na nanggaling sa mga Diyos-Diyosan. Eh, yan, lahat aral yan. Aral yan ng mga Diyos-Diyosan. Aral yan ng mga... Lolita Corsica, hindi po kasi pinili, bro. Fernanda Villera, purihin, pasalamatan po ang ating tunay na kasiyan na si Abay Hawa at magandang hapon po, Brother Emmanuel at sa mga kapatid sa kapulungan. Christine Joy Cariaga, ang araw po ng ina ay araw-araw dapat. Tama. Eh kasi lahat po nung aral ng tao, isang beses sa loob ng isang taon. Yeah, Father's Day, Mother's Day. Ano? All Saints Day. At hindi isang beses, isang taon lang. Salamat sa kaliwanagan, sa Espiritu, sa tulong ni Abay Hawa na huwag kumaya sa lakad ng mga bansa. O, talagang hindi ho dapat. Pagka ikaw ay nasa kapulungan, dapat wala kang isisilibra. Ano? Nakatulad ng pagsisilibra ng mga hindi, sabi nga ay mananampalataya. Sergina Makoko, purihin, pakamahalin ang nag-iisang mga pangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Magandang hapon sa iyo, Brad. Emma, ganun din sa mga kapatid sa assembly. Magandang hapon, sis Gina Makoko. Kaya nga ako, kung halimbawa, mayroong po question sa inyo na sino ba yan, Abay Hawa na yan? Parang si Paraon lang yan. hindi pinakilala ni Abay Hawa. O, kumbaga, sige, magpapakilala ako sa iyo. O, ganun lang yan. Hindi para tayo makipag-diskusyon, makipagtalo, isingit. Hindi ba? Wala na sa bukabularyo namin yun. Sapagkat inilaan na sila ni Abay Hawa doon sa bagay. Sasayangin oras, panahon, para makipag-diskusyon, debate.
Huwag ko tayo mag-aksaya. Kaya nga kahapon, ang timano, nung makita ko, iba yung spirito, o ang timano. Kasi lalawig eh. Nakailang ano ka agad siya eh. Nakailang komento ka agad. Hindi na natin palalampasin yan. Kasi sigurado ho, yung ating mga kapatiran, kung yun ho ay lumahot pa, siyempre magkukomento na rin. So hindi na natin papayagan yung ganung bagay. So wala ho tayong aaksayin ha. Wala tayong aaksayin ng pagsagot. Kung hindi nila kilala si Abay Yahawa, wala ho tayong aaksayin oras, segundo, minuto, oras, wala. Hindi tayo dapat makipagtalo. Kasi base doon sa Epeso 1.4, Jude 1.4, talagang may nakalaan eh. May nakalaan maligtas, merong nakalaan mapahamak. So kung ikaw ay nakalaan para mapahamak, wala ko tayong magagawa. Kung ikaw naman ay nakalaan para maligtas, mapalad ka. Diyo ba? Iyon ang katuwiran ng kasulatan eh. Hindi natin pinaasa yung maraming tao. Kasi sa reliyon, pinaasa nila ng maling pag-asa. Oh. Sa kasulatan, tiho, merong itinalaga para sa buhay na walang hanggan, meron ding itinalaga para doon sa eternal death. Sister Lori Calderon, magandang hapon po mga kapatid sa kapulungan. Pasalamatan at purihin na naging isang makapangyarihan sa lahat. Ang Elohim, si Abay Yahawa, magandang hapon po, Brother Eman. Sa mga kapatid ng kay Abay Yahawa, salamat po. Joel Suela, Abay Yahawa, salamat po sa biyaya, Bro Eman, good PM po. At sa mga kapatiran. Si Sir Chris Jagger, purihin na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahawa, may kumbinabati ng napakaganda at mapagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa assembly. At gayon din sa iyo, Bro Eman, at sa lahat po ng manonood. Maganda nga po, Sis Chris Jagger. So, hindi na para tayo makipagtalo. Limawa, saan mo mababasa yung pangalan nung sinasabi niyong Yahawa? Hindi na tayo para makipagtalo sa kanila. Kasi kahit naman sabihin mo, ibigay mo yung talata at hindi yan talaga itinilaga para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Antimano pa lang, alam nyo na na laban yan sa aral na daladala ng kasulatan. Basta ho nag-question ng ganun. Alam mo, parang katulad na ng mga scribe at mga pariseo noong panahon ng unang siglo. Nakikita nyo kaagad na ang aral ng scribe at pariseo laban doon sa aral na daladala ni Yahawashi nung sinasa katawan-tawan, no? Bibian Mana, 24/7 ang pumamahal sa mga nanay, mama, inay, mamay, mami, ema, o mimay. Ito yan. Tsaka yung iba ho, nagmahal kung kailan patay na. Verde, pinagdiriwang, patay na. Samantalang nung nabubuhay, lagpasan. Diba? Marami ho kasi tayong minana sa ating mga magulang na hindi tama eh. Meron nyo kung kailan patay at saka doon bumubuhos. Samantalang ng buhay, wala. Ipinagpagawa pa ng napakagandang busileyo yung namatay na magulang. Pero nung nabubuhay, dagnat panawan kung kailan lang maisipan dalawin yung magulang. Di ba? Sa bagay ho, ganun talaga yata ang tao kung kailan nawala at saka. Doon maraming sana kung kailan nawala. Hindi na ipakita nung nabubuhay. Brother Ronald Makoko, maganda nga po mga kapatid sa kapulungan. Ganun din sa iyo, Brother Eman. Purihin na nag-iisa, banal at makapangyarihan ang Elohim na si Amang Yahawa. Ganda nga po, brother.
kanon mo. Yan po ang naipamana sa atin ng ating mga magulang. Hindi na ituro na habang ang magulang mo ay buhay, bigay mo na yung dapat mong ibigay. Kasi once na yan ay namatay, marami kang iisipin eh, na sana, marami kang sana. O tayo ngayon, na kahit pa paano nagkaroon ng pangunawa galing kay Abayawa, no? Siguro oras din na para baguhin yung ating mga nakalakyan. Alam mo yung ating mga nakalakyan? Marami ho kasi, hindi ayon sa ano. Sinasabi ng kasulatan, idigin mo ang iyong mga magulang, ang iyong ama, ina, o sapagkat merong pangako yan. Pero, hindi nagawa ng maraming tao. Naibig nila kung kailan patay. Useless na lang ho yun lahat. Wala na sa isa yun. Ipadama mo, kung ikaw ay merong mahal sa buhay, ipadama mo habang yan ay buhay. Kasi once na yan namatay, wala na. Di ba? At siguro maraming nakaka-relate doon sa sinasabi ko. Na ano, iisa lang naman yung magulang natin sa laman. Di ba? Kaya nga ho yung aking dalawang magulang na mumatay. At sabi ko nga, yun, sinasabi ko nga, maraming sana. Kung kailan namatay, maraming sana. Enrico Saraga, thanks po kay Abayawa. Purihin, lagi ang kanyang banal na pangalan na siya nating kaligtasan. Good day po sa lahat ng kapatid kay Abayawa, gayindin kay Bro Emma. Ayan, magandang hapon sa ating mga kapatid ulit. Sana ho, loobin na ni Abayawa na doon sa ating napapakinggan araw-araw. Ayan, katulad nito, halimbawa, itong kung may makakapakinig o makakapanood na umalin mo yung magulang mo habang buhay. Kasi once na yun namatay na, ano pa ba yung iniisip mong maganda? Di ba wala na rin? Bigyan mo man yan ng pinakamaganda at marangyang libing, wala na rin sa isa. Hindi na rin niya nakita yun. Di ba? Gawin mo man yung casket niya, a metal casket, yung pagkamahal-mahal na, hindi niya na rin naman na nakita yun. Samantalang na nabubuhay, bigyan mo man lang siya ng tuwan-tuwa na yun. Di ba? Yung konting bagay na yung nadalaw mo siya, tuwan-tuwa na yan. Mga magulang natin. Nung nabubuhay nga yung aking ina, yun ho, pagka ako'y dumalaw doon, ako, walang malang gawin ho yun. Ipagkahanda ka ng makakain. Marami ho sa tao yung hindi nila napapansin yung ginagawa ng magulang. Marirealize na lamang yan pagka yung namatay na. Wala na. Bistila ko scheme. Tama po kuya. Dapat habang nabubuhay ang ating mga magulang, iparandam natin sa kanila ang full support at pagmamahal natin bilang anak. Yun yung time natin ha, para naman gantihan yung nagawa sa atin. Kasi bilang anak, yung ginawa nila hindi matutumbasan eh, no? Yun naman, naiisip mo lang ngayon kung may espiritu ka. Kasi yung mga panong nasa laman ka, wala yan. Bali, wala. Kasi wala nga yung salitang pag-ibig. Yun hong, yung bunga ng espiritu na salitang pag-ibig, wala ho yun. Alam niyo ho ba yung ginagawa nila na kung kailan namatay yung kanilang magulang na ipagpapagawa ng marangyang libingan? Alam niyo kung ano yan, ibig sabihin yan, kapangimbabawan. Bakit? Wala ho yung pag-ibig doon. Kapangimbabawan yan.
Kung kailan namatay at saka mo ipagpapagawa, ano yun? Sana mabago. Kaya lang, hindi nga ako talaga mababago yung bagay na yan na nasa laman. Kasi ang laman, ibang klase, animalistic. Oh, ayokong gumamit ng term, pero totoo yun. Diba? Tingnan ninyo yung aso. Pagka yung kumakain at ikaw ay medyo parahara, pwede kang hangkamin. Samantalang ikaw na yung nagpapakain, bang yung ugali ng hayop. Kaya lamang naman no, nagiging matuwid yung tao kapag meron kang espiritu. Pagka ikaw ay nasa laman talaga, mahigitan. Andun yung kasakiman, andun yung paging makasarili. Wala siyang iniisip, kundi yung sarili lang. Kaya nga yung sinasabi nila na matira matibay. Oh, di ba ang lalakas ng loob ng marami nagsasabi niya matira? Kasi puno sila eh. Nakapag-imbak sila eh. Kaya matira matibay. Nakakaawa naman yung wala. Eh, yan ho yung laman. Samantalang pagka ikaw ay may espiritu ni Abayawa, yung sinasabi nga, yung shoulder to shoulder. Ay, ibig sabihin ng shoulder to shoulder. Yun yung tulungan bawat isa. Oh, na walang malalaglag, walang ano, talagang tulungan. Ewan ko nakakita na ho kayo nun. Eh, yung mga unang alagad ng unang siglo, nakita ninyo ba? Yung nangyari doon sa mga gawa. Lahat unang kanilang pag-aari, hindi nila inaring kanila eh. Andun yung espiritu ho. Salaman, iba. Eh, yung sinasabi nila, matira matibay. Eh, dito lang, nararanasan natin dito sa nangyari sa atin sa Pilipinas. Hindi ba? O panay, ang ginawa nila, puro lockdown. Paano yung mga walang hanap buhay? Ano kakainin? Samantalang sila puno. Yung mga nasa gobyerno, may sinusweldo yung mga yan. Kaya kahit mag-lockdown pa ng isang taon, dalawang taon, walang tinag yung mga yan. Dahil yan, sumusweldo. Na yung itinasusweldo dyan, nang galing dun sa mga tao, na ngayon naman wala nang hanap buhay. Ranelo Mali, magandang gabi po sa mga kapatid sa kapulungan. Purihin si Abayawa. Ito rin ang kagandahan itong ating kwan, may parting words eh. Na kahit pa paano, Sister Maria, ay teka. Sebastian Juarez, magandang hapon po, Bro Eman, at sa lahat ng kapatid sa Assembly of Yahweh, Amalin, pasalamatan. At purihin po ang nag-iisang makapangyarihan, dakilang banal na walang iba kundi si Abayawa. Sister Maria Victoria, ask ko lang po, Bro, ang pagsasayaw po ba ay masama, lalo na pagsasayaw ng TikTok? Thanks po. Sino ho ba ang nag-ganan niyang TikTok? Mukha ho yatang galaw naman yan eh. Galaw na ng sanlibutan. Kasi nakikita natin kalimitan sa TikTok yung mga sumasayo ng mga kabataan ngayon na siyempre may halong kalaswaan na ano. Na minsan inilalabas na yung pinakakuha ng kanilang dibdib. Siguro pagka ikaw ay nagbabanal, hindi na ho dapat. Si Sebastian Juarez, love you all po, mga kapatid. Kay Bro Eman, lalo na sa pinakamamahal natin na si Abayawa. Sa Maria Victoria, kami, mahal namin ang aming mga magulang. Dapat lang ho kasi. Huwag na paabutin kung kailan tinanin nyo yung maraming mga tao na namatay ang magulang na hindi man lang nila nabigyan ng tanongan. Regrettable sila. Na andun ho yung panghihinayang
ang daming iniisip, minsan tulala. Bakit tulala? Eh kasi nga naman, ang dami pala naman niyang pera nung buhay yung magulang, pero hindi man lang naibili. Diyo ba? Sabi ko nga, marami ko tayong matutunan pagka ikaw eh talagang merong sinusundan eh, na aral o doktrina galing kay Abayawa. Eh sa reliyon, wala ko talaga. Rosly Alulita Corsiga, malalaswa nga po. Rosly Mando, makalaman niyan din si TikTok na yan. Hindi para ikaan yan, yung TikTok dance na yan. Hindi para ikabanal. Makikita niyo yung galaw. No? Meron tayong 24 na anon viewers. Chris De La Cruzki, monthly po natin susuporta ng ating mga magulang financially, lalo na kung alam natin na hirap sa buhay. Dapat bilang anak, huwag natin pabayaan ang ating magulang habang nabubuhay pa sila. Tama ho yan. Sabi ko nga ho, hindi man maiisip ng isang tao o ikaw ay nasa laman, hindi man maiisip yung bagay na ng espiritu. Lolita Corsiga, mga patay na po ang mga magulang ko bro, mahal na mahal ko po sila. Yun nga ho eh, kung ibang makalimitan sa mga tao, kung kailan namatay na yung mga magulang at saka pa lang andon, maganda yung kabaho, maganda yung living, maganda yung pinagana. Ang dami, puro magaganda. Kaya lang, wala. Hindi na rin nakita nung matanda. No. Pakasara pala na wala kang ibang dinadala doon sa dibdib mo. Na wala yung salitang panghihinayang. Kasi ang dami mong panghihinayang pagka yung dumating sa punto ka ng ganun. Ayun na po. Tuloy na po tayo doon sa ating paksa. Yan po ay Jude 1:4. Sapagkat kalain niyo yun, panahon ito ng unang siglo, may nakapasok ng lihim. Ah, nakapasok sila ng lihim, pero ayaw pala nilang kumilala. Kaya Abayawa. Oh, pero nakapasok ng lihim. Oh. Binaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan ng katuwiran ang kanilang kahalayan, ayaw nilang kilalanin. Si Yahwashai ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Alam niyo kung meron ka talagang espiritu, dito pa lamang makikilala mo talagang siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Eh. Pero mo kaisa-isang pinuno at Panginoon. Ha? O, noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Tinanin niyo ano? Pero bago yan, balikan muna natin ito. Yan. Sino ba yan si Judas? Sa uno-uno, si Judas na alipin ni Yahwashai at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal sa Diyos, Ama, at iniingatan para kay Yahwashai. Alam niyo kung sino ito? Ito ay half-brother ni Yahwashai sa laman. Oo. Oo. Si Judas na alipin ni Yahwashai. Siya ho yung sumulat niyan. The name is literally Judas. But to avoid connection with Judas Iscariot, most English translators have used the name Jude. Kalimitan sa mga translators, ang ginamit Jude, hindi Judas, para maiwasan to avoid connection with Judas Iscariot. Meron nung anim na pangalang Judas. Ano?
At doon sa Mateo 13:55, gusto ko lang bigyan kayo ng background diyan kay Judas, ano. Hindi ba ito anak ng anluwag? Hindi ba tinawag na Maria ang kanyang ina at Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Kaya half brother siya. Ni Yahweh siya. Ano? So Jude, the half brother of Yahweh siya. At isa rin, oh, kasi nung una naman, oh, hindi naman sila naniniwala kay Yahweh siya. Kailan lang mo ba sumampalataya yung mga kapatid niya sa kanya? Juan 7:5, sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisampalataya sa kanya. Ano? Oh. Hindi sila naniwala kay Yahweh siya na siya yung Messiah, huh? After the resurrection. Kailan nabuhay na maguli at saka pa lamang. Oh, Gawa 1:14. Ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin. Nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Yahweh siya at pati ng mga kapatid niya. Alipin ni Yahweh siya at kapatid ni Santiago na sa mga tinawag. So, itong sulat niya ay para doon sa mga tinawag. Ayan. Na minamahal sa Diyos, Ama, at iningatan para kay Yahweh siya, kaawaan at kapayapaan at pag-ibig ang sa inyo'y paranihin. Ayan. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan, sino yung nating lahat? Ito yung mga tinawag, ha? Sa uno-uno, sa mga tinawag, doon sa tres, ang sabi diyan, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat. Sino nating lahat? Yung mga tinawag. Ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. O, tandaan niyo yun, ha? Yan hong kaligtasan ay minsan at magpakailanman sa mga banal. Minsan lang ho yan, hindi ho dalawa, minsan lang. Ayan. So, kanina binigay ho, yung kaligtasan na yun, doon sa mga banal. Ano, yan. Inuulit ko, binibigyan ko ng emphasis. Yung bagay na yun, no? Ang kaligtasan, nasa mga banal. Wala doon sa hindi banal. Ano, Jude 1:4. Sapagkat ilang taong nagsipasok ng lihim, alain niyo yun, ano? Yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito. Ibig sabihin, yung nagsipasok ng lihim sa kanila nung unang siglo ay itinalaga na. Tingnan nga ho natin doon sa ibang versa, no? Or there are certain men crept in privily, even they who were of old written of beforehand unto this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying our only Master and Lord, Yahweh Shai. So, nakalagay ho dyan, beforehand. Then, ERB, some people have secretly entered your group. These people have already been judged guilty for what they are doing long ago. The prophets wrote about them. They are against God. They have used
the grace of our God and the wrong way to do sinful things. They refuse to follow Yahawashi, our only master. So, ibig sabihin, matagal na. ESB, ang nakalagay ho dyan, for certain people have crept in unnoticed, who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only master and Lord. Ano ba yung salitang beforehand? Before an action or event in advance. Kaya nga, nung makita ko ho yan, abay sabi ko, ganyan din ang pagkakasabi dun sa Efeso 1:4. Ito naman, bago pa, nakalaan na sa kanila yung salitang parusa. Mga di banal. So, ibig sabihin lamang, tingnan nyo, babasahin ko muna yung Efeso 4. No? Ito, napakasarap basahin ito kung ikaw ay mispirito. Pero, naman, hindi mo maunabahin ito. 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago ipinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ibig sabihin pala ho, kung meron na siyang pinili, bago pa likayin ang sanlibutan ito para maging banal, mga walang dungis, ay meron din po pala yung opposite. Ano? Na pinili rin niya para saan? Para mapahama. Nakakapanlumo, ano? Kumbaga, pre-ordained. Kaya pala ngayon, nakikita natin yung masama at mabuti. Dati ho kasi, wala tayong nakikita Lahat ng gagawin natin para sa ating sarili, lahat mabuti kahit masama. Diba? Maraming halimbawa ho tayo na iniisip natin tama pero mali pala. Halimbawa ho, yung pagbili ng nakaw, nag-aarimuhan ka, ibang mas mura kasi ho eh. Halimbawa, cellphone. Imbis na bumili ka doon sa mga kilalang mga natitinda, naghahanap ka ngayon ng mga mura. Pero kaya pala mura yun, nakaw. Pero para sa iyo, okay yun, tama lang yun. Dahil nakamura ka eh. Oo. Pero sa kasulatan, iba. Siyempre, pagka ikaw ay kumuha or bumili nang galing dyan sa nakaw, eh lalabas. Nagkukunayb ka, kinukunayb mo o nakikipagsabwatan ka. Di ba? Maliwanag yan. Di ba meron silang batas na ano? O halimbawa, nahulihan ka na bumili ka ng isang nakaw, may parusa. Di ba? So ito natin nakikita ngayon. Ngayon, marunong na tayo. Ano ba yung masama? Ano ba yung mabuti? Bakit? Nagkaroon ka ng Espiritu. Pero kapag ikaw, hindi mo na alam. Lahat kasi ng ginagawa ng nasa laman para sa kanya, binibigyan niya ng katuwiran. Kasi siya eh. Lahat ng nasa isip niya na nasa laman, binibigyan niya na yung katuwiran. O di ba, may nabalitaan ko tayo. Pare. O. May asawa. Yung kanyang kinuha. Pare ho yun.
Eh, sinasabi doon sa Exodo, huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa, maging iyong kanyang asawa. Tinanin niyo. Pari yun. Di ba? Ibig sabihin lang, nasa laman. Para sa kanya, okay lang yun. O di sala. Kung may espiritu ka, alam mong mali. Hindi dapat. Di ba? Kaya sinasabi nga natin, lahat ng reliyon na mumuhay ayon sa laman, wala talagang espiritu. So, yung Jude 1:4, ang nakalagay dyan, sabi niya, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan ang katuwiran ng kanilang kahalayan. Dito kasi sa kapulungan, alam natin agad. Oh, binigyan tayo ni Bayawa ng discerning of the spirit, pagkilala ng espiritu. Oh, kung yan ay nasa laman, alam natin ho yan. At kung yan ay nasa espiritu, alam din ho natin. Sabi ko nga ho sa inyo, marami ho dito. Oh, ang kilala natin kung sila ay may espiritu, at kilala rin naman natin kung sila ay nasa laman. Marami ho na umalis na, na hindi natin nakakita. Kung ano man yung naging dahilan, hindi natin, wala ho tayong saklaw doon. Basta sinasabi ng kasulatan, meron siyang pinili bago likain ng sanlibutan. At meron din naman siya na itinalaga na bago likain ng sanlibutan. Ano? Meron. Para na makita lang natin. Ama, yung mga binigay mo sa akin, ibig kong sana ko naroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanlibutan. Di ba? O. Luego 21, 22 ng Roma. Ito yung na yung kasuwato nung Jude 1:4. 'Di ba nakalagay ho diyan itinilaga ng una pa sa kahatulang ito. Ayan, mga di banal. Yung Epeso, mga banal. Sa Jude 1:4, mga di banal. Ayan, Luego 21, 22 ng Roma. O wala bang ang kapangyarihan sa putik ang magpapalyo upang gawing sa isa lamang limpa ang isang sisidlang, sa ikapupuri, at ang isa'y ikahihiya. Sinang gumawa niyan? Si Abayawa. Tututol ka ba? Di ba? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihiyat ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtiis ng malaking pagpapahinuot sa mga sisidla ng galit na nangahanda na sa pagkasira. O, di ba? O. Unang Pedro 2.8, at batong katinisuran at bato na pangbuwal sapagkat sila ay natitisod sa salita. O. Bakit ba marami nang nawala? Tisod sa salita. Hindi kinaya ng laman. Pinakinaya ng laman. Kaya kung ano man ang dahilan nun, eh si Abaya wala nakakaalam. Kasi meron talagang pagtatalaga eh. Itinilaga ng una pa. Di ba? Sa simula pa lamang. Antimanuho. Yan. In advance. Ahead. Beforehand.
Ibig sabihin, kung meron ang itinilaga beforehand na maligtas, meron ding beforehand para mapahamak. Kung meron in advance para sa mga banal, meron ding in advance para doon sa mga hindi banal. Hindi ba? Meron mo beforehand. Bago pa. May paliwanag ba ng laman niya, ng reliyon? Hindi. Miski nga ho yung mga ngarol eh, umasa doon sa wala. Alam niyo kung bakit? Kasi mismo siya umaasa doon sa hindi niya alam. Ang inaasahan niya, yung hindi niya nalalaman. Kaya hindi niya maipangaral. Alin ba ipangangaral niya? Eh wala nang espiritu. Di ba? O kaya nga panglupa, panglaman, yung kanilang may pangangaral. Puro dito sa buhay na ito. Sabi nung isa, tuwan-tuwa nga kami ng wika. Pag nakikita namin si pastor, may sasakyan. Para bang ano, gustong-gusto nung liloloko sila. Ayan. So meron na palang itinalaga para ikaw ay mapahamak. At meron na rin palang itinalaga para ikaw ay sa kaligtasan. O kaya nasabi ko nga, bakit pa? Anong dahilan? Bakit makikipag-diskusyon ka o makikipag-talo? O di ba nakilala yung mga maraming reliyon dahil sa pakikipag-diskusyon? Ang gagaling ang wika sa debate. Hindi ba? Ang gagaling, bira, nakilala nga naman. At nagkaroon ng mga miyembrong milyon. Di ba? Kaya yung iba ho nakikipag-diskusyon o nakikipag-debate para makilala. Siyempre, pagkakilala yung pangalan mo, ikaw lagi yung lalapitan ng mga yan. Di ba? Tuwan-tuwa naman. Ganun yung laman. Hindi niya alam na yung palang ginagawa nila, gawa ng laman. Ano yun? Pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Ang daming namatay na dyan sa diskusyon. Di ba? Lalo yung malalaking reliyon. Ilan na bang pare ang namatay? Dahil dyan sa pakikipagtalo. Reliyon din. Kaya nga, kung tanggapin man nila o hindi, wala ko tayong magagawa sapagkat siya ba'y Yahwa, yung makapangyarihan sana. Eh kasi yung iba, pagka, halimbawa, ilan lang yung nakikinig o ilan lang yung kanyang viewers, medyo malungkot. Hindi ho ganun dapat. Kasi hindi naman ho tayo yung gumagawa ng kaligtasan. Ng sino man, nakiabayawa ho lahat dyan. Kasi siya yung makapangyarihan sa lahat. Kaya nga yung nakalagay doon sa 35:11 no, ng Genesis. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Walang iba. Ayan, ang dami nating ano. Ang dami po nating ginagawa ngayon. No? Patulad ng ginawa nating video na kanina na nasa YouTube ngayon. Di ba? Nang paniniwala nila si Satanas o ay isang makapangyarihan. Paano magkakaroon ng makapangyarihan eh? Ilan yung makapangyarihan? Lalabas, dalawa? Hindi ah. Siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang, ako lamang. Sinabi na niya eh. Tapos may lalabas, Satanas, makapangyarihan din. Di ba? Ayan o. Liwanag ito. Talagang letra for letra ito na sabi niya. Chapter 11 ng Genesis at sinabi sa kanya ng Diyos, ako, sabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala na. Pag sinabing ako, meaning siya lang ang makapangyarihan sa lahat. Bakit meron lumabas sa Satanas yung makapangyarihan? Na kaya man daya
na dinaya yung sanlibutan. O hindi nila alam. Tao pala. O di walang kapangyarihan. Ano ba kapangyarihan ng tao? Kung ikukumpara mo kay Abay Hawa, anong kapangyarihan ng tao? Yung mga nasa laman na tinawag na Satanas, Diablo. Diba wala? So, meron na hong itinalaga para mapahamak. Meron na. Kung merong itinalaga para sa buhay na walang hanggan, merong itinalaga para mapahamak. Para natin malalaman, Brad, kung ito mga taong ito ay mga itinalaga para mapahamak. Siyempre, may maraming magtatanong yan. Kasi nung una, akala nung maraming tao, basta ikaw ay nagsuggest ka rin. Kahit nasaan ka, nasa iba't ibang relihiyon ka, basta ikaw ay nananampalataya, suggest ka, mali pala. Yun o palang talagang nakikabayawa, talagang nagbabanal. Kaya pala merong bunga ng Espiritu. Pinagdikit niya yung Galacia 5:19. Pinagdikit niya. Merong comparison yung nasa laman at saka yung nasa Espiritu. Pansinin niyo ha. Baka hindi yung nasa sagi sa isip niyo. Baka ngayong araw lang na ito, baka naisip niya, oo nga pala no. Bakit niya pinagdikit yung gawa ng laman at saka yung bunga ng Espiritu? Tinan nyo, napakabuti ni Abayawa. Kalau yung pagdikitin niya yung gawa ng laman, para saan? Para meron ho tayong pagtularan. Ito yung bunga ng laman, ito yung bunga ng Espiritu. Tinan nyo yung bunga ng laman, wala yung pag-ibig. Diba? Asa yung pag-ibig? Andun sa bunga ng Espiritu. Ano yung bunga ng laman? Andun, pagtatalo, kampi-kampi. No? Pagkakabahabahagi, pakikiapin, pangangalan niya. Yun yung gawa ng laman. No? Nasaan ngayon yung salitang pag-ibig? Nandun sa bunga ng Espiritu. So, paano mo ngayon makikilala kung ang isang tao itinalaga sa kapahamakan? Wala ho yung bunga ng Espiritu. Basahin niyo mabuti ho, yung Galacia 5:22-23. And then ulitin niyo yung Galacia 5:19-21. Ulit-ulitin niyo lang ho, ulit-ulitin niyo lang. Loobin ni Abay Hawa, makita niyo yung sinasabi. Ano ang pagkakaiba nung bagay na nasa laman at yung bagay o bunga ng Espiritu? So makikilala ka agad. Malalaman mo kung ligtas ka o hindi. Kasi nangangapa ang reliyon pagdating sa kaligtasan huli. Nangangapa sila. Tanongin mo, yung salita kaligtasan. Ba, hindi natin alam yung Brad. Kasi hahatulan pa tayo eh. Yan. Diba kalimitan sinasabi ng mga membro or miski yung ministro, yung pastor. Yung iba naman nagsasabi, eh kami ligtas na. Saan? Eh kasi nasa iglesia kami. Nasa iglesia kayo, ang gawain nyo, gawa ng laman. Paano kayo naligtas? Eh sinasabi doon, hindi makakakita ng kaharian. Eh yung gumagawa ng laman. Diba? So ngayon pa lang, alam natin, nano, may patutunguhan yung mga nasa Epeso 1:4 at meron ding patutunguhan yung nasa Jude 1:4. Diba? Buhay na walang hanggan and then kapahamakan or kamatayan walang hanggan. Ang patutunguhan yung nasa Jude 1:4. Itinalaga na sila doon sa bagay na yun. Kaya nga maiisip mo ngayon, wala nga palang saysay. Walang kabuluhan yung pakikipagdebate mo o pakikipagtalo mo dito sa mga relihiyon. Ha? Bakit mo ipagpipilitan yung bagay na hindi nila kayang tanggapin
Oh? Bakit may pagpipilitan? Para saan? Anong dahilan? Para magdami ka ng miyembro? At pagdami ng miyembro, marami ang mag-aabuloy? Ganun ba yun? Eh, ganun talaga rin yun. Kaya nga nagdami sila ng miyembro para doon sa pera. Abuloy yan. Ay, napakahirap ng kaligtasan. Lalo, eh, siyempre, salamat. Paano ka maliligtas? Diba? Talagang hindi ka maliligtas. Kung ikaw ay gumagawa ng ayon sa laman, talagang hindi ka maliligtas. Dito kasi sa magandang balita, alam mo, magandang basahin to eh. Ganda nga nung sinabi doon sa 5:1 eh. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatag kayo at huwag nang paalipin muli. Oh. Di ba? Ito tinanin nyo. Eh sinasabi nga natin, bakit pinagdikit niya? Hindi maikakala mga gawa ng laman, pakikiapin, kahalayan, kalaswaan. O yan, baka yung mga nagtitiktok. Ayan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. O di ba? Ito ba yung mga pare? Di ba? Binibigyan pa nila ng katuwiran yung kanilang mga ginagawang pagsamba at pagluhod sa Diyos-Diyosan. Di ba? Oo. Pangkukulam. Ito yung pangkukulam. Ito yung parmakiya. Pagkapuo. Pag-aaway-away. Pagseselos. Oo. Di ba? Sino ba yung nagsiselos? Di ba nasa laman? Silosong asawa, silosong babae, or silosong lalaki. Wala yung tiwala. Kasi pagka naandun yung salitang pag-ibig, andun yung buong tiwala mo. Di ba? Oh. Ewan ka ba nagsiselos? May dapat bang pagsilosan? Yung palang pagsiselos sa laman. Hindi ba? O kaya nga, marami nga pag-iwalay na nangyari dahil sa silosan eh. O lalo na pagka ang lalaki walang hanap buhay at ang babae lang ang may hanap buhay. Nako! Masakit ang ulo ng babae dyan. Nakakatawa pero totoo. Ngayon ba? O. Ano pa? Sarap basahin ito. Pagkagalit. Oh. Hanggang kailan mo ba ang pagkagalit ninyo? Nalulubugan ba ng araw? At kasakiman. O ito na. O din sinasabi natin. Yung kasakiman nasa laman. Paano ka ngayon maliligtas? Eh sakim ka. Diba? Sa relihiyon, pag kami namatay yung kanilang kapatiran, yung central, hindi naman naglalabas. Iaasa ngayon doon sa mga kapatiran yung pag-aabuloy doon sa namatayan. Hindi ba? O di na andun yung kasakiman. Papasok yung kasakiman. Ang dami na hulog dyan. Salitang kasakiman. Pagkakampi-kampi, ayan. Pagkakabahabahagi, pagkaingit, ano pa? Pagpatay o paglalasing o walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yan ang wala doon sa laman. Kagalakan, wala yan sa laman. Kapayapaan, wala yan sa laman. Hindi nagkakaroon ng kapayapaan ang nasa laman. Oh? Hindi nagkakaroon ng kagalakan yung nasa laman. Ang akala ng marami, yung nasa kanila, kagalakan. Akala ng marami, yung nasa kanila, kapayapaan. Hindi yung totoo yun. Yung mga nasa laman, merong kagalakan,
yung nasa laman, merong kapayapaan, hindi ho totoo yun. Kaya ka lang magkakaroon ng kagalakan, kapayapaan, kung meron kang espiritu. Oh? Eh, baka yung nagpapatotoo na sila eh nagagalak, fake news po yun. Baka nagpapatotoo na meron silang kapayapaan, fake news po yun. Nasa laman ka, meron kang kapayapaan? Nasa laman ka, meron kang kagalakan? Paano nangyari yun? Samantalang sinasabi ng kasulatan, yun daw kapayapaan, yung kagalakan, kung meron kang espiritu o bunga ng espiritu, yan ay bunga ng espiritu. Wala sa laman. Hindi ba? Oo. Pagtsatsaga. Meron ba ang laman ng pagtsatsaga? Wala. Dito sa ating ano, narito yung pagtsatsaga. Bakit? May espiritu eh. Pag hindi ka na marunong magtsaga, ibig sabihin nasa laman ka lang. Di ba? Oo. Kabaitan, kabutihan, meron ba yung laman yan? Wala. Katapatan, meron ba ang laman? Wala. Mandaraya nga ang laman eh. Di ba? Kahinahunan. Meron ba kahinahunan ng laman? Wala. Papatay nga yung mga yan eh. At pagtitigil sa sarili. Meron bang pagtitigil sa sarili ang nasa laman? Wala. Pakita nyo. Sariling asawa, pinapatay. Sariling anak, pinapatay. May pagtitigil ba sa sarili? Wala. Ang lalakas ng loob pumatay, ang lalakas ng loob magnakaw, ang lalakas ng loob. Bakit? Sa laman. Yun ang sinasabi niya. Ito yung mga tao na ito, itinalaga ng una pa. Hindi nila kinilala. Di ba? Sinasabi doon sa 1.4, hindi nila kinilala. Balikan ko. Yung mga itinalaga ng una pa sa katulang ito. Mga di banal. Ano ibig sabihin? Di nasa laman. Na pinalito na, pinalita ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos. Na itinatatwa. Ikinakaila. Sino? Ang ating iisang guro at Panginoong si Yahweh Shai. Sino ba nagmahal kay Yahweh Shai? Noong unang siglo, meron bang nagmahal? Alos iniwan nga siya, nag-iisa. Nakasulat na yun. Ultimong mga lagat, iniwanan siya. Ano? Meron ba nagmahal? Ala. So, doon lang makikita natin na ibang klase si Abay Yahwa. Ayan o. Kainahunan, pagtitigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Di ba? Doon sa 24, at ipinako na sa krus sa mga nakipagkaisa kay Kristo ang kanilang laman at ang masasamang hiling ito. Sabihin ko talaga, ikaw pala yung espiritu, lahat ng gawa ng laman na binabanggit sa 19 hanggang 21, dapat kasama mo nang ipinako yan. Ano? Dapat wala na talaga yan. 25, kung binigyan tayo ng buhay ng espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. O
Kaya hindi ang liwanag na nakasulat. Hindi ba, ba? Kaya nga, ako hindi ko nagtataka mga kapatid. Halimbawa, dito sa kapulungan. At meron tayong mga nakasama dati ng una. Hindi naman ako nagtataka kung sakasakali na hindi na natin sila nakakasama or nababanggit ko man lamang yung pangalan nila sa ngayon, wag ko tayong manlumo. Sapagkat ang kaligtasan naman, hindi naman yung dami. Kahit ba wala na sila, pwede ka naman maligtas sa kasalanan. Kahit naman na andyan sila, pwede ka rin maligtas sa kasalanan. Ganun talaga ho yun. Ilagay na lang natin sa ating isip na meron talaga tayong hindi makakasama. Kasi nakalagay doon sa 1-4 ng Jude. Itinilaga na sila doon sa ganung bagay. Tignan nyo ha. Ito pa eh. Ayan. Babasahin pa ako. Sa 2 Peter 2:3, o sa magandang balita, magandang basahin ito eh. 2 Peter 2:3. Pagitan ng kanilang mga aral, nakatang isip lamang. Tingnan nyo, matagalda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ibig sabihin pala, yung nakikita natin ngayon, talagang nakalaan na sila para doon sa ganung bagay. Inilaan na sila ni Abay Hawa para mapahamak. Kung tayo na nasa kapulungan, inilaan ni Abay Hawa para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sila naman, itinilaga ni Abay Hawa para mapahamak. Wala ho tayong magagawa ron. Sabi ko nga, makapangyarihan si Abay Hawa. Alam niya kung ano yung nasa puso natin. Hayaan natin yung kanya kalooban. Hindi ko ba? Kasi baka mamaya ang iniisip natin, wala naman ho tayong kapangyarihan eh. Wala. Hindi ho tayong katulad ng reliyon. Inaako yung kapangyarihan na kaya nilang gawin. Kasi yung mga mangaral ng reliyon, pinaasa nila na magkakaroon ng kaligtasan yung kanilang mga miyembro. Hindi ba isang pandaraya ho yun na papaniwalain mo na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan? Hindi nga nila itinuturo yung pagpapakabanal. Wala ho. Kasi makikita niyo yung bunga doon sa kanilang mga miyembro ho eh. Ibig sabihin lamang, kung yung mga miyembro nito, ganito yung pamumuhay, abay, hindi lalo na ho yung mga ministro at founder nito. Yung miyembro nila, yung bunga, nagsusugal, nagiinom, nagmumura, basta ho yung buhay ng sanlibutan. O di kitang-kita mo rin bunga nila. Tumataya sa weteng, loteng. Hindi ho ba? Maya, may gulo. Ano pinagkaiba dun sa... naiba lang naman ho ng reliyon. Pero yung isa lang. Yan yung bunga. O, di kitang-kita mo ngayon. Alam mo ngayon kung alin yung mali, alam mo ngayon kung anong tama. Ang mabigat naman ho kasi, baka mamaya nakakita mo na yung tama, pinipilit mo pa rin, o yung mali, pinipilit mong itama. Ano ibig sabihin? Marami nung ganun ho eh. Ikinakatiwiran na yung kanyang ginagawa, kahit mali, itama. Baka ho mangyari ay yung mali ginagawa mong tama. Hindi ba? Adi sala na ho.
hindi ho ano, parang coincidence. Ano? Epeso 1.4, Jude 1.4. Basahin niyo mabuti ho. Para naman pinagtiyak. Parehong 1.4. Ano? Iba yung sumulat ng Jude, iba yung sumulat ng Epeso. Si Pablo, si Jude yung sumulat dun sa 1.4. Pero yung binabanggit dun sa Epeso, yung mga banal. Ang banggit naman dun sa Jude 1.4, yung mga itinalaga na doon sa bagay na yun na mapahama. Di ba? Napakabuti na yung bayawa. Kasi hindi mo mapupuna yan. Oh. Kung tayo ay hindi pinagkalooban ng Espiritu ng Bayawa, hindi mo mapupuna yan. Kung ikaw lang ay nasa laman. Kaya nga, yung kahapon, oh, may pinakita si Bayawa doon sa atin. Alam niyo yung pinakita dyan? Oh, nakita niya yung salitang sibuyas, pero si Bayawa hindi niya nakita. Di ba? Nakita mo yung sibuyas, letra per letra, pero si Abayawa, hindi mo nakita. Ibig sabihin, hindi lang talaga siya nagpahayag dun sa taong yun. Ano? Hindi na naman natin makikita rin sa channel na ito. So, ayun po. Lobby po ni Abayawa na ito po ay maging karagdagan doon sa ating kaunting kalaman sa kasulatan. Ano? Madagdag na naman doon sa ating napag-aralan na. Brad Ricardo Quaresma, Brad Carlo Patanrol, Brad Francisco Lopez, Brad Nel Umali, Sister Vivian Mana, ayan. Teka, meron sinasabi si Sister Vivian. Bakit parang inuulit ang salita? I mean, ang aral parang nagre-reply sa loob ng live. Ano yun, sis? Parang nagre-reply. Ano, baka nag-i-echo? Nag-i-echo ba yung ating sound? Brad Melchor Pasis, Brad Wilfred Betes, Sister Shirley Abrera, maraming salamat kay Bayawa sa buhay na ipinagkaloob sa maghapon, sa kapulungan at sa inyong Brad Eman, magandang hapon. May echo ba yung ating tawag dito? Yung ating sound? Paki-replay nga ako po. Brad Fernando Villera, si Sister Jo, sabi ni Brad Jo Valsuela, hindi naman po. Kasi may nabanggit Sister Vivian Mana, bakit po parang inuulit ang salita? I mean, ang aral parang nagre-reply sa loob ng live. Ano kaya yun? Pakiano nga ako, Sister Vivian. May nakalagay kasi doon sa GC natin. Napunta ka kayo doon sa GC. Merong comment si Sister Lydia. Pero okay naman. Kung wala naman, okay lang. Baka may ibang ibig sabihin si Sister Lydia man. Sister Lolita Corsiga. And then, Samuel Tony, Loren Paulan, Brad Emil Lumali, okay. So, dito na ho tayo sa ating YouTube live monitor. Brad Christopher Perez, Brad Alberto Palado, Brad Rodel Nava, Ricardo Quaresma, Lorin Paulan, Lolita Corsiga, Milano Umali Jr., Wilfred Bebes, Sam Rotoni, Sigel Umali, Reverisa Shirley, Maria Victoria, and then Sister Vivian Mana, Christina Juarez, Chris De La Cruz Kim, Christine Joy Cariaga, Brother Mike Cariaga,
Fernando Abillera, Sister Gina Mokoko, Sister Lori Calderon, Joel Suela, Sister Chris Junker, Brad Arnold Mokoko, Enrico Saraga, Brad Nel Lumali, Sebastian Juarez, Edmundo Mali, magandang hapon po sa lahat, purihin si Abayawa. Emi Mali, magandang hapon sa mga kapatiran sa kapulungan ni Abayawa. Maria Victoria, ask ko lang po bro, ang papa ko 11 years na po namatay. Gusto pag-uwi, dalawin ko siya sa pundot niya. Hindi po ba masama? Thanks po. Hindi ba masama yung dalawin sa pundot? Yung magulang. Hindi naman siguro masama. Huwag lang November 1. Huwag na ako kayo makipagsabay doon sa November 1. Anytime, pwede niyong dalawin niya. Wala namang ano doon. Huwag lang kayo makipagsabayan doon sa November 1, 2, o kaya yung 31. Joel Lasuela, bakit po lagi bro nag-aaway ang nanay ko at ate ko? Bro Eman, ano po ba ang maipapayo ninyo? Salamat po. Ano ba pinag-aawayan, bro? Joel Suela. Hindi ko alam eh kung ano pinag-aawayan. Lolita Corsiga, o nga po. Francis Jade Lopez, magandang gabi po. Mga kapatid ko, Pia Bayawa. I-PM mo ko, Brad. Joel Suela, i-PM mo ko kung anong pan. Kung ano yung... kasi nakalagay sa iyo, bakit po lagi bro nag-aaway ang nanay ko at ate ko? PM mo kung ano yung pinag-aawayan. Magandang gabi po, mga kapatid ko, Abayawa, purihin at pasalamatan ang dakilang Elohim na si Abayawa. Love you all po, mga kapatid. Lolita Corsiga, Vivian Mana, Rodel Nava, Samuel Rotoni, Lolita Corsiga, hindi po dapat tayo na nabali. Rosely Bandojo, napalad ko na yan, Brad, na pare, abay, nagwala ang asawa, muntik na bumugin ng asawang lalaki. Ang pare na yan, alagay sa kayo yan. Yung pari talaga naman ang laman. Lolita Corsiga, tama po bro. Meron nga po na itinalaga, nabasa ko po yan bro dati. Nirepress po ang isip ko sa paksa. Maraming salamat sa ating pinakamamala si Abayawa. Bibian Mana, marami po mga membro sa church na bumibili ng murang cellphone. Blessing daw po tayong alam na nilang nakaw, yung pati mga electric bike. So sad. Nasa laman nga ako eh. E mo dumali ang kapangyarihan ng tao, mandaya sa kapwa. Lolita Corsiga, Lolita Corsiga, paborito ko yung talata. Lori Calderon, Loren Paulan, Balakino, good day to all brethren of Assembly of Abayawa and also to Brad Emmanuel. Randiliano, salamat po sa nag-iisang Elohim na si Abayawa. Magandang gabi po, Brad Eman. Late po ako. Tingko nyo po. Fortunato Juarez, purihin at pasalamatan si Abayawa na makapangyarihan sa lahat at sa mga kapatid sa kapulungan. Sa Eden Brad, magandang gabi. Reverisa Shelly, Ricardo Quaresma, Cristina Juarez, salamat po kay Abayawa. Magandang araw po, magandang gabi, Bro Eman. Walang sawa, sipag mo. Po, love you all. Joel Suela, hindi naman po. Hindi ko alam yung ano. Wilfred Bedes, wala naman. Yung tinanong ko kung ano yung kumi-eco. Well, Pembedes, wala naman po sa akin, bro. Maria Victoria, salamat po, Brother Emmanuel, sa mga aral mo po sa amin. Sister Gina Makoko, hindi naman, bro. Cristina Juarez, ok na po. Loren Paulan, salamat, Abayawa, sa karagdagang araw. Salamat din, Bro Eman, at walang sa awang pangaral araw-araw. Okay. Rosie Mandojo, ibig niyo po sa Imbrad, may naitakda na talaga sa tao na may hindi maligtas sa kasalanan kahit na nandito sa kapulungan. Kahit naman na sa kapulungan at namumuhay ka ng ayon sa laman, paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Sabagkat doon sa Galacia 5.21, pagka binasa mo yun, hindi magmamana eh. Kahit nasa kapulungan ka, kasi merong mga, halimbawa, katulad nung mag-asawa,
si Ananias at Sapphira, nasa kapulungan sila. Pero nagsinungaling. Di ba? O eh, sabi ko dito, sa 21, sabi niya, muli ko kayong binabalaan ng gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit na ikaw ay nasa kapulungan at gumagawa ka ng ayon sa laman. Halimbawa, yung pagsisinungaling, namatay nga yung mag-asawa eh, si Ananias at saka si Sapphira. Dahil sa pagsisinungaling. Kaya sinasabi niya, hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Espiritu. Sino yun? Si Abba Yahweh. Pinagsinungalingan mo eh. Nag-preprint ka na ikaw kasi nagbigay si Bernabe. Binigay niya lahat. Ngayon, nag-pretend siya. Ang ginawa niya, nagbenta siya ng lupa at pagkatapos, sa pagbebenta niya, ay naglingid siya or kumuha. Oh. Anong ginawa ngayon ni Abba Yahweh? Ay di, parehong namatay yung mag-asawa. Bakit parehong namatay? Nagsinungaling sa Espiritu. Pero nasa kapulungan sila. Kasama sila sa kapulungan. O, yan yung halimbawa. Kasi kasi kung magpe-pretend ka rin lamang, hindi ang dinadaya mo, yung sarili mo mismo. Halimbawa, nasa kapulungan ka, pero namumuhay ka ng ayon sa laman, hindi nagpe-pretend ka. So, nagsisinungaling ka. O, huwag mong intayin na dumating yung punto na maging katulad ka ni Ananias at saka ni Sapphira. Tatandaan nyo ha, ang nasa kapulungan, hindi ito katulad ng reliyon. Ayan nga sinasabi ni Pablo, ano man ang iyong itinanimaanihin mo. Kasi kung halimbawa, sinasabi mo, nasa kapulungan ka, namumuhay ka pa ni Salaman. Hindi ka rin magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At saka ang isa pa nga, baka nga makatulad tayo, ni Ananias at saka ni Sapphira. Diba? Parehong nagsinungaling ha, nagkunab yung mag-asawa. Rita Corsica, sobrang ganda po. Nawala ko. Layo yung pinalunan na po. Sobrang ganda po ng paksa. Christina Koski, maraming salamat po, Uye Manuel. So, lagi ninyong pagbabahagi ng banal na aral ni Abba Yahweh. May natutunan naman po kami sa araw na ito. Ingat ka po pala ni Kuya. Walang hanggang salamat po, Abba Yahweh. Salamat din, sis. Christina Koski, Wilfred Bedes, tama po bro. Meron na talagang itinakda na hindi maliligtas. At maliligtas katulad ni Judas na nasa kapulungan. Siya, ngunit napahamak pa rin. Ayun, isa pa rin yan. Tinawag pa nga yan, pinili pa rin eh. Pero hindi naligtas sa kasalanan. Emi Umali, Chris de la Cruz Kim, Samuel Rotone, tama po brad. Bibian Mana, na po okay na. Nagkana siguro yung kwani sister na Bibian. Joel Suela, Rosli Bando, Toda Raba brad. Lolita Corsica, maraming salamat po. Abba Yahweh, napakalinaw po ng araw. Salamat din po, bro. Maging sa KKK. Konting kalaman sa kasulatan, maraming salamat din po sa mga kapatid at sa mga viewers. Karanda Villara, salamat po muli sa aral na binigay mo, Abba Yahweh. Ganun din po sa Brad Emmanuel, salamat din po sa mga bigay mong payo, aral mula kay Abba Yahweh. Lolita Corsica, tama po bro. Rosli Bandoho, ay naku po kahit unti-unti, susunod na lang ako. Rosli Bandoho, sa tulong niya, kaawan po tayo. Okay po, salamat po sa lahat ng ating mga anon viewers at sa ating mga thumbs up. Maraming wala pong salamat sa inyong pakikisa sa ating pong ginawang pag-aaral, sa ating mga kapatid sa GC, doon po sa mga kapatiran natin dito sa YouTube Live Monitor. Maraming salamat po sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maraming salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, kupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abba Yahweh. Muli sa magandang gabi sa bawat isa. Patuloy na pagpapala ang siyang sumalahat sa bawat kapatid. Maraming salamat sa inyo lahat.